ang Philippine National Police daw po ay pupulungin ang PAGCOR at ang Games and Amusement Board or GAB at iba pang mga ahensya na nagpapalaro na may mga ikang legalized gambling. Ano? Para malaman daw po ng PNP, mabigyan sila ng guidance kung ano ang mga huhulihin at mga hindi dapat hulihin. Alright? Magpupulong po yata sila either tomorrow or next week para malaman po ni General Gamboa kung ano ang mga dapat hulihin at hindi hulihin. Pero alam mo ba, Engineer, yung pinag-uusapan nating peryahan ng bayan, naging waiting na pala. Nag-ooperate pero waiting na ngayon. So, kawawa naman. Kawawa ang STL. Ang dami ng kalaban ng STL. Oh, no. May waiting na waiting. Mayroong waiting ng peryahan ng bayan. Talagang ewan ko ba? Talagang Pilipino talaga. Ewan ko kung anong ginagawa ni PCSO Chairman na Royina Garma. Ma'am! Hahayaan mo na lang ba ito? Aba nagbumuka ka tuloy. Inutil with your powers. Dapat napapatigil nyo ho ito. Meron na kayong instruction mula po sa Malacañang na itigil na yung peryahan ng bayan. Sabagay, tumigil na. Pero ginawa lang nung may-ari na si Chito Manyalak, ginawa niyang wedding. Ginawa niyang wedding. At maraming mga anak ng wedding. Kalukan! Sa Region 4, tuloy-tuloy pa na. Hindi rin na ipasara ni General Danao. Wala eh, na mukhang hindi ko alam kung nakatulog si General Danao or binubukulan siya ng mga provincial commander niya. Kawawa. Kawawa yung mama. Ayun o. Pero sir, panghuli na lamang, maiba tayo ng konti. Inapag-usapan mo natin the other day yung tungkol sa mga illegal gambling. Natigil daw sir, sa buong Pilipinas, pati sa NCR at Region 4, yung mga bookies, video karera, pero yung mga wedding daw sir, tuloy-tuloy, lalo na po itong peryahan ng bayan na pinatigil na po ni Executive Secretary Medjaldea kaya Colonel GM Garma. Ang ginawa naman daw ng may-ari ngayon na si Chito Manyalak, ginawa niyang weteng ang peryahan ng bayan at tuloy-tuloy daw General. Paano po ito? Okay, Erwin, no, weteng is in itself illegal. So I will issue a directive anew. Ngayon, no, sabihin ko na wag lang kayong BK ng BK. Isama nyo na lahat pati yung weapon. I will issue a directive to my commanders. I can give you, sir, the names of those behind it sa Rizal Province, Batangas, Laguna, and Quezon para may masundan po yung ating mga operatives, ang ating pong regional director, General Sir. Yes, Erwin, please do. No? Hantayin ko yung, kahit i-text mo na lang sa akin. As a matter of fact, at 3 o'clock this afternoon, si GM Garma will see me in my office. Ayun. Alright. Magko-call and we can clarify these things. Kasama rin ho yata, pinagusto ninyo na makapulong ang PAGCOR at GAB, sir, para to further magkaroon kayo ng guidance kung ano pa ang mga dapat hulihin at papayagan ng mga games nila. General, is this correct? Yes, pati mga local government units, no, kasi alam natin yung Sabong is already default sa LGU. Opo. Pati LGU, kakausapin din natin para once and for all, malaman din ng kapulisan kung ano talaga yung illegal at ano yung illegal. Para ano tayo, black and black, white tama, and white. Tama, sir. Sir, maraming salamat po, General Archie Gamboa. Magandang umaga, mabuhay po kayo, sir. Have a nice week, sir. Maraming salamat din, Erwin, at salamat sa oportunidad. Magandang umaga. Ayun, bayan. Alright, nasa linya po ng aming telepono si Commissioner Manuelito Luna ng Presidential Anti-Corruption Commission. Magandang umaga muli, Commissioner Luna, sir. Magandang umaga, Erwin, at sa ating mga kababayan. Alright, kausap ko po kanina si PNP Chief General Gamboa. Patungkol pa rin po dito sa mga illegal gambling na nagbabana po siya pala ng utos na itigil na po lahat ng uri ng mga illegal na sugal, pero ang nangyari po yata, ang tumigil lamang ay itong sugal na mga, kung tawagin, sugal lupa, mga video karera, mga peryahan, etc. Pero yung weteng, hindi po natigil, hindi na pinatigil ng mga regional director niya, commissioner. At nabalitaan ko pa, the irony of this, yung usapan natin na
peryahan ng bayan na pinatigil ni Executive Secretary kay Ruina Garma, naging wetting na ngayon. Sila ngayon ang nagwe-wetting, Commissioner Luna. Ano ho plano ninyo rito, sir? Well, pinapa-coordinate ko na yung aking staff, no, para sa isang meeting. Opo. Urgent meeting with GM Garma. Opo. Kasi kanina may tumawag na rin sa akin sa ibang mga region. Mm-hmm. At nagsumbong na rin na ganito rin ang nangyayari. So, this is alarming. And these people, walang ibang kinakatakutan ng mga ito kung hindi yung appropriate response. Oh, na, kinakatakutan na makasuhan sila ninyo, sir, yung mga official, yung mga mayor, yung mga police officials natin, yun lang ang kinakatakutan nila, Chairman, Commissioner Luna. Well, we will go even higher, no? Opo. Ang level lang, we will level it up. Opo. Siguro hindi lang kakasuhan. Opo. We will recommend their preventive suspension sa DILG. Mm-hmm. Kasi this is a violation, mm-hmm, direct violation, insubordination. Mm-hmm. At the same time, parang sila na ang gumagawa ng sarili nilang patas. Mm-hmm. There's some sense of lawlessness. Mm-hmm. Kasi hindi pwedeng kontrahin nila ang public policy dito. Correct. Ang utos ng Pangulo. Ng pinakamataas na otoridad ng ating bansa. Correct. First than the office of the president. So, mag-ipagpulong kami kay GM Garma tungkol dito at tutulungan namin po siya. Mm-hmm. Kasi we know na tapat po si GM Garma sa kanyang trabaho, pero unfortunately, pagdating doon sa baba, merong iilang mga taga-PCSO are not so diligent in the responsibility. Right. Binibigyan siya ng problema. Right, so right, tutulungan right po natin si GM tungkol dito. At saka, yung mga pulis na hindi nagtotoo ng line at hindi sinusunod si General Archie Gamboa, isusumbong po natin. Kasi we had a talk with PNP chief a few weeks ago. Opo. At pinangako po namin sa kanya na susuportahan po namin sila sa kanilang efforts to hindi lang sa internal cleansing ng PNP but also sa kanilang mandato para masupad yung kanilang mga mission. Right, right, all right. So I guess sir, alam niyo na kung sino-sino po itong mga ano mga region ang ongoing pa rin ang mga illegal na sugalan, lalo na po itong wetting, Commissioner Luna, sir. Well, karamihan na nangyayari dito sa Luzon, no? Opo. Sa mga wetting identified areas. Aha. At meron din, unfortunately, doon sa lugar natin, Region 9. Naku. And even sa Buanga City. Jesus, Maria Josep. Grabe. So, nakarating na pala doon. Ano nangyayari na itong mga taong ito, they think na sila na ang matapang, sila lang marunong. Mm-hmm. At dinidefy. Mm-hmm. Eh, we have to give them the appropriate response. At hindi na pwede yung traditional response, Erwin. Right. Dapat ipakita natin yung ating iron will na. Opo. Or iron peace against these people. Tama. Commissioner Manuelito Luna ng PACC. Sir, maraming salamat, ha. Magandang umaga po sa inyo. Thank you! Salamat po, Erwin. Thank you po. Nasa linya rin po si Congressman Eric Yap ng Axios Partly. Siya po ang chairman ng Committee on Games and Amusement. Magandang umaga, Congressman Yap, sir. Sir Erwin, good morning po. Good morning po sa mga listeners at viewers natin yung umaga. Ipapatawag niyo po ba si Chairman Garma, sir, at yung iba pang mga... Kasi balita po at sabi rin ng PACC at attorney, according kay Commissioner Luna, kahapon pa po kami nag-uusap, nakakatanggap na sila ng report na ginagawa ng yung peryahan ng bayan dahil idiniklara na nga ni Executive Secretary na illegal yan at pinatigil, aba ay naging wetting ngayon, pinapawetting at natunugan ng PACC pala at nakakarating na sa kanila na may mga ilang probinsya na ginawa na ngang wetting itong peryahan ng bayan at pero wala namang aksyon ang lokal na mga pulis natin, Congressman Yap, sir.
Sir Erwin, nung ang schedule po natin ng hearing para sa PCSO ay February 18. Ayun. Nung sinabi ng PCSO na may mga ibang commitment at meeting si GM Garma, ito ay linipat ko ng February 24 para siguraduhin lahat sila ay makakarating. Ayun. Dahil importante po itong ating magiging meeting dahil ito tatalakayin na natin yung ano ho ba ang pagtanggap nila sa sulat ng Office of the President tungkol sa perya ng bayan. Right, right. Then number two, ito mga perya ng bayan na naging weteng, ito po ay sabihin natin allegedly, ano po ang inyong hakbang para masugpo na lang ang mga illegal na pasugalan tama. Hindi accredited ng PCSO dahil ito po ay isang malaking dahilan kung bakit nalulugi yung mga STL operators at pati na rin ang PCSO dahil kulang ang remittance. Tama. Anyway, so abangan na lang ho namin siguro. Kong, ano po? Yes, Sir Erwin, at asahan niyo po no, na talagang hindi tayo titigil dito, hindi natin tatapusin ang hearing na yon hanggat hindi natin makuha ang sagot na nararapat para sa bayan. Sir, panghuli na lamang, nais ko lamang po ipaabot yung mga mag-aaral, mamaya-maya in a few seconds ipapalabas na ho natin. Nagpapasalamat po yung mga isang eskwelahan sa bayan ng Socorro, Mindoro Oriental, na sa isang liblib na lugar na karami sa estudyante nila, mga ITA. Nagpapasalamat sa ipinadala niyo pong 15 electric fan na mga industrial at hindi na tumatagaktak ang pawis nila lalo na pa-summer na ho ngayon. Salamat daw po sir galing sa mga estudyante, salamat sa principal at mga teacher sa tulong na ibinigay po ng ACCIS Congressman sir. Sir Erwin, ito po ay pagpapasalamat din natin sa mga taong nilagay ang serbisyo tool po sa Kongreso. At pangako ko po sa mga kababayan natin, hindi ito po ay patikim pa lang ng serbisyo tool po. Mas maraming serbisyong tool po ang dadating para sa ating bayan. Alright, maraming salamat po Congresswoman Erica Yap, sir. Magandang umaga, mabuhay po ang ACCIS party list, sir. Thank you. Sir, thank you.